Ecclesiasticus chapter 34. Ang pag-asa ng taong walang unawa ay walang kabuluhan at kasinungalingan, at ang mga panaginip ay nagpapalaki sa mga mangmang. Sino mang nagmamasid sa mga panaginip ay gaya niya ang kumukuha sa anino at sumusunod sa hangin. Ang pangitain ng mga panaginip ay ang pagkakahawig ng isang bagay sa isa pa, gaya ng pagkakahawig ng mukha sa mukha. Ano ang malilinis sa maruming bagay? Sa bagay na hindi totoo, anong katotohanan ang magmumula? Ang mga hula at mga panghula, mga panaginip ay walang kabuluhan, at ang puso ay nananabik gaya ng puso ng babae sa pagdaramdam. Kung hindi sila sinugo ng kataas-taasan sa iyong pagdalaw, huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanila. Sapagkat ang mga panaginip ay dinaya ang marami, at sila'y nabigo na nagtitiwala sa kanila. Ang kautusan ay masusumpungang perpekto na walang kasinungalingan, at ang karunungan ay kasakdalan sa tapat na bibig. Ang isang tao na naglakbay ay nakakaalam ng maraming bagay, at siya na may maraming karanasan ay magpapahayag ng karunungan. Siya na walang karanasan ay kakaunti ang nalalaman, ngunit siyang naglalakbay ay puno ng kasinupan. Nang ako'y naglakbay, nakakita ako ng maraming bagay at naiintindihan ko ang higit pa sa aking maipahayag. Ako ay madalas na nasa panganib ng kamatayan, gayon may iniligtas ako dahil sa mga bagay na ito. Ang espiritu niyong nangatatakot sa Panginoon ay mabubuhay, sapagkat ang kanilang pag-asa ay nasa Kanya na nagliligtas sa kanila. Ang sino mang natatakot sa Panginoon ay hindi matatakot, sapagkat siya ang kanyang pag-asa. Mapalad ang kaluluwa niyong may takot sa Panginoon, kanino siya tumitingin at sino ang kanyang lakas? Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa kanila na umiibig sa Kanya. Siya ang kanilang makapangyarihang proteksyon at matibay na pananatili, isang depensa mula sa init at isang takip mula sa araw sa tanghali, isang pangangalaga mula sa pagkatisod at isang tulong sa pagkahulog. Kanyang ibinabangon ang kaluluwa at pinapaliwanag ang mga mata. Siya ay nagbibigay ng kalusugan, buhay at pagpapala. Siya na naghahain ng bagay na nakuha ng mali. Ang kanyang handog ay katawa-tawa at ang mga kaloob ng hindi makatarungang mga tao ay hindi katanggap-tanggap. Ang kataas-taasan ay hindi nalulugod sa mga handog ng masama, ni hindi siya napatahimik sa kasalanan sa pamamagitan ng karamihan ng mga hain. Sino mang naghahandog ng pag-aari ng dukha ay gumagawa ng gaya ng pumapatay ng anak sa harap ng mga mata ng kanyang ama. Ang tinapay ng nangangailangan ay ang kanilang buhay. Siyang nalilinlang sa kanya niyaon ay isang tao na madugo. Siyang kumukuha ng kabuhayan ng kanyang kapo ay pumapatay sa kanya, at siya na nalilinlang sa manggagawa na kanyang inupahan ay nagdadanak ng dugo. Kapag ang isa ay nagtatayo at ang iba ay nagbabagsak, anong pakinabang nila kundi ang paggawa? Kapag ang isa ay nananalangin at ang iba ay nagmumura, kaninong tinig ang didinggin ng Panginoon? Ang naghuhugas pagkatapos humawak ng bangkay, kung muli niyang hawakan, ano ang pakinabang ng paghuhugas niya? Gayun din ang isang tao na nag-aayuno para sa kanyang mga kasalanan at yumayaang muli at ginagawa ang gayon, sino ang makikinig sa kanyang panalangin? O ano ang pakinabang sa kanya ng kanyang pagpapakumbaba?